Magandang gabi mga boss at idol. Ayan. Gabi-gabi na. Ang oras na. 12 midnight. So bago tayo matulog, may nakita tayong isang mahaba at mainit na diskusyon sa mga group. Okay. Yung gustong bumili ng ibon tapos binabarat lang. Pero pagka sa Bukawi, kahit mahal binibili. So, gusto ko lang boss sabihin sa inyo boss yung opinion ko doon. So, syempre as a breeder, kaya naman napakalalim ng pinanghuhugutan ng mga nag-aalaga ng ibon ngayon at saka yung mga nag-out kasi nga, ang laki ng capital nila. Okay, so dumating kasi sa point na yung hype pa yung ibon, ibig sabihin mataas pa yung presyo. Bumili sila ng ibon, doon sila ng apital. Actually, isa ako sa mga taong yun. Tapos, dahan-dahan, bumababa yung presyo. So, nagkakaroon ng differentiation. Nag-differentiate yung value ng alaga mo. Pero, syempre, lagi natin tatandaan, hindi naman tayo nag-ibon para mag-business lang. Ang first objective kung bakit tayo nag-ibon is, syempre, para malibang tayo, magbigay ng saya. O maging hobby natin. Pero at the end of the day, ang mga ibon kasi, di ba, pagka habang tumatanda sila, nagbe-breed sila, dumadami sila, okay, kung ano man yung binibigay ng mga ibon sa atin, is additional blessings na lang yun. And at the end of the day, di ba, yung mga ibon naman natin na ina-out, kahit pa paano, nakakabawas, o sabihin natin na nakakabawas sa mga gastusin natin. Siguro hindi 100% kayang suportahan yung mga gastusin ng mga ibang mag-iibon. Okay? Dahil sa sobrang laki ng gastusin nila, tapos in the same time, nasasaktan sila kasi may mag-inquire, may pupunta sa ibon nila, tapos babalatin lang din. Tapos mapapanood nila sa mga bagong vlogger at mga matatagal na rin vlogger sa mga yan, sa mga bendahan ng mga hayop sa Bukawi tsaka sa grotto na makikita nila bakit pagka doon kahit mahal binibili. Pero kung iisipin mo bago mabili yun ng buyer o ng mga newbie, ang daming kamay na napinagpasahan. Nirerespeto ko yung mga nag-buy and sell. Nirerespeto ko rin yung mga breeder na nagbibenta sa mga tiyangge. Okay? But at the end of the day, i-analyze natin kung ito bang ekonomiya ng pag-iibon, yung ginagawa ninyong papababa ng presyo is nakakatulong. Siguro sa opinion ko, dahil sa law of demand and supply, maraming supply, okay, konti ang demand. Kung bakit konti ang demand, kasi wala naman tayong export sa ngayon kung meron napaka-konti. Okay, in the same time, hindi pa kasi lahat knowledgeable sa pag-aalaga ng ibon. Kaya napakahina ng demand. So, anong dapat natin gawin? Imbis na magtalo-talo tayo sa mga group, imbis na magkaroon tayo ng mahabang diskusyon regarding sa mga paniniwala natin sa pag-out ng mga alaga nating ibon na dapat ang ginagawa natin, okay? Number one, magkaisa tayo. Napakahirap sa panahon na ngayon na magkaisa tayo ng presyo. Hindi mangyayari yun. Okay? Na magkaroon tayo ng isang presyo sa lahat. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. May mga kanya-kanya tayong mga pangangailangan sa buhay. Hindi tayo pantay-pantay ng antas ng estado sa buhay. So, yung iba talagang kapit sa patalong kaya binibenda ng ganong kababa yung mga presyo ng iibon nila. Hindi natin alam kung ano mga pinanguhugutan, pinanggagalingan nila. Pero, dapat natin irespeto yon. So, paano natin palalakasin ng demand? Tayong lahat na mag-iibon, okay? I-educate natin lahat ng kakilala natin na maniwala sila sa paniniwala natin na ang pag-aalaga ng ibon is nakakatanggal ng stress, okay, nakakapagbigay na siya sa mga mahal natin sa buhay. Kasi yun naman talaga yung nararanasan natin eh. Kaya nga tayo nag-alaga, di ba? Kasi may mga kanya-kanya tayong dahilan sa buhay. Na until now, na-enjoy natin siya, nagiging hobby natin siya.
Okay? Kagaya na lagi ko sinasabi sa mga previous vlog ko, ibenta natin yung paniniwala natin sa kanila. Kapag inuna natin, ibenta yung paniniwala natin, okay, everything will follow. Ibig sabihin, everything will follow, lalakas yung demand. Ikaw na nanonood ngayon, kung susubukan mo to, okay, yung simpleng pag-post lang sa Facebook page, Facebook account mo, if you have 1,000 friends or 100 mutual friends of best of friends, friends of friends, diba, nagagawa mo ano eh, mag-browse eh, ng buhay na may buhay, nagagawa mo mag-browse ng kung ano-ano sa Facebook, okay, bakit hindi mo magawang ipagmalaki, ipromote, okay, yung industriya na pinasok mo, nakatulong ka na, okay, sa industry ng pag-iibon, in the same time, naibahagi mo pa yung paniniwala mo sa ibang tao, malay mo, may kaibigan ka na, ano, nasa, may anxiety pala, or under depression, tapos inilock mo na mag-alaga ng lovers kasi naging maganda yung epekto sa'yo bilang individual, yung pag-alaga ng ibon, nakakatanggal ng stress. Biruin mo, dahil bumili siya sa'yo, nakakakwire siya sa'yo, na hindi niya binarata, okay? Naligtas mo yung buhay niya. Pwede ba yun? Analyze mo. Pwede yun. Ngayon, doon naman sa mga kaibigan natin na wala pang idea sa pag-ibon, doon sa mga nagsisimula, doon sa mga kamag-anak natin, okay? Napakarami ng video ang nag-viral sa TikTok, sa YouTube, okay, sa Facebook, na kung gusto nyong makatulong sa negosyo ng inyong kaibigan, kapamilya, ang isang bagay na dapat na hindi nyo ginagawa, alam nyo kung ano yan? Okay, yung baratin, okay, o humingi ng napakababang tawad doon sa taong yun. Kasi yung paghingi mo ng tawad sa kanya, kumbaga, naniwala ka na rin naman sa kanya, i-full support mo na. Okay? Doon naman sa mga nag-uumpisang mag-alaga, normal lang yan na maghanap tayo ng ano, ng murang ibon, murang materyales, okay, na attractive. Okay lang lahat yan. Pinagdaanan din namin yan. Pinagdaanan ko din yan. Pero alam nyo ba, may isang bagay kayong namimiss o kaya nakakaligtaan. Ano yun? Yun yung relationship ninyo dun sa breeder na pinagkukunan ninyo. Kasi pag ang pag-ibon kasi, ano to eh, para tong hindi lang hobby, kumbaga isa tong samahan. Okay? Kapag nakapag-build ka ng magandang relationship dun sa community, what do you think will happen? Diba? Maganda rin yung impact sa'yo. And at the end of the day, walang tutulong sa mga kapwa mag-iibon, kundi mag-iibon din. Walang tutulong sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino din. So, uulitin ko lang po ah. Para makatulong po tayo sa industry na mag-iibon, huwag na muna natin asahan yung export ngayon. Okay? Influence natin, educate natin yung mga kaibigan, family members natin dun sa epekto ng ibon. Kaya hinabol ko itong vlog na ito kahit sa oras ng gabi kasi sabi ko, magandang content to kasi napakahaba na talaga nung mga comment. So, nirespeto natin lahat ng nagko-comment. Saludo po ako sa inyong lahat. Pero at the end of the day po, don't focus to the problem. Let's focus to the solution. Magkaisa po tayo. Okay? Respetuhin natin yung nagbibenta ng mababa kasi hindi natin alam ang sitwasyon nila. Okay? At ang gawin na lang po natin, maging modelo tayo sa pag-influence sa mga family members, sa mga kaibigan natin, doon sa pinaniniwalaan natin. Sa simpleng pamamaraan na gagawin mo, tataas ang demand ng ibon, in the same time, nakatulong ka pa sa industriya ng pag-ibon dito sa Pilipinas. Okay? Bago yung, bago natin punan o punain yung mali ng iba, okay, isipin muna natin kung ano yung magagawa natin tulong para sa kanila. So, yun lang po mga boss at idol. Mag-enjoy po tayo sa pag-breed. At sana po itong simpleng content ko is nakapag-enlighten po sa atin. Huwag na po tayo magtalo-talo at mag-comment parang may mga negative comment, nagkakaroon pa ng pagbabash. Hindi po maganda. Dapat po tayo ay nagtutulong-tulong
para umangat. Glory to God.